unang ayan. Yung nanduduro si nanay. Okay? Tapos kaharap niya nga po itong si Christine Bahar. Tapos okay. Napaano si ma'am, parang Tinulak. Naku po. Si nanay po ay 82 years old na po. Nangyari po ito sa Tondo, Manila. Magandang hapon po, Sir Rico. Kayo po ay apo, anak? Anak po. Okay. Anak, okay. Marami daw nag-tag sa atin dito sa video na to, no? Sa Raffy Tufi in Action po. Oo. Nay, magandang hapon po, Nay. Nakita po namin sa video, no? May tumulak sa inyo. Ano po nangyari sa inyo, Nay? Hindi, tumpol po sa pera. Ah. Na ako ay nag-guarantor. Nag-guarantor po kayo, apo? Yung ginarantoran ko ay matali kong kaibigan. Mm-hmm. Siyempre, kahit saan ako magpunta na naaanuhan niya ako, natutulungan niya ako kung kahit saan kami magpunta. Apo. Ngayon, ang sabi nung kaibigan ko, Josie, sabi niya ganun, kung pwede ka, garantura mo muna siya. Mm-mm. Sabi ko, ay, kinausap ko naman ho yung minutangan niya. Apo, yung si Christine Bahar. Ayan. Sabi ko, tintin, kako, pagdating ako ng 16 at darating ako yung pera ko, kahit na papano kako, bigyan kita ng 2,000. Magkano ho bang utang na pinag-uusapan natin yung dito? Yung minutangan ho niya, may utang ho siya 5,000. Okay. Sumagot naman siya, mahusay naman na pag-uusap namin. Apo. Ngayon ho, nung wala pang 16, ay tinasinugod na ako sa bahay, pinagbumuranan niya ako. Ang sabi niya sa akin, hoy, puta mo, matanda ka, hindi ka pa ikaw mamatay, sabi niya ganun. Kayo ho ay kinumpronta at binura. Minura ho apo, niya ako. Nakita ho, lumapit siya pagduan namin. Apo, nakita ko ho sa video, dinuduro niyo. Tama ho. Ano ho ba sinasabi niyo ng mga panahon na yon? Sabi ko sa kanya, hindi ba kako nag-usap lang tayo? Wala pa namang wala naman ho siyang sinabi niya. Sinabi ko sa kanya, hindi ba kako nag-usap tayo? Bakit kako ganito na ang ginawa mo sa akin? Mm-hmm. Oh. Pumunta doon, galit na galit, no? Oh, galit hanggang na galit siya ho. Hanggang sa umabot sa kayo ay tinulak. Ayun ho, tinulak niya ho yan. Tinulak niya ako. Apo. Ano ho ang natamo niyong damages nung kayo ay nahulog? Sa tinulog niya, sir eh. Na-check up na ho ba kayo? Dinala nila ako sa hospital. Natagalan ho kami, hindi ako nakakuha ng kwan, ibinigay lang sa akin yung record. Medical. Yung resita ho. Pero sa video, nakatayo ho kayo, pero ngayon, naka-wheelchair ho kayo. Related po ba yan? Pagkat si nanay, hindi siya nakatayo ngayon? Nakatayo po. Nakatayo naman. Nakakalakad naman ho. Nakakalakad. Pero hindi ho kayo na anything, hindi kayo na x-ray, lahat, hindi po, MRI, hindi wala. Pero kamusta ho ang pakiramdam nyo ngayon? Parang bugbog lang yung katawan. Maayos na, kaya lang ho, para akong nanghihina pa. Nanghina ho yung buong ko. Apo, tama po yun. Kasi nakita ko po yung pagkakabagsak nila eh. Hindi maganda eh. Hindi maganda ang nabaldog. Ayun, nabaldog kayo. Tumama ang ulo ninyo. Kayo ba yung lalaki na naandun? Opo. Kayo yung lalaki na yung lumapit. Ay, lumabas po. Kayo yun, no? Sige. Miss Maria Elena Bahar, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Ma'am, Attorney Ilaya po ito ng wanted sa radyo, ma'am. Opo. Aware sila sa ginawa ng anak nila ni Christine Bahar? Aware po ako. Apo. At humingi po ako ng tawad dyan kay Aling Josie. Humingi po kami ng tawad. At nagkausap na po kami yan sa barangay tungkol sa reklamo namin yan. Nagkaayos po kami sa barangay na dapat na pagbabayad na lang sila ng utang. Kaya lang po, biglang-bigla, kinabukasan, nag-post na po sila ng hindi maganda. Ang inaano ko rin po, sana ang anak ko po, PWD. Ang inaano ko lang po, yung mga anak niya, apo niya, sinaktan ang anak ko. Paano pong sinaktan, ma'am? Meron po akong video na pinagtulungan po nila. Tapos yung isang anak na panganay po, hahambalusin po ng tubo na mahaba. Eh, paano po, ma'am? Susugurin pa ng anak nyo si Lola. Nung tinulak, hindi na nga na niya dapat tinulak, susugurin niya pa. Eh, di syempre, didepensahan niya ng mga pamilya niya. Actually po, sir, hindi naman po talagang tinulak. Naduro po niya, natumba si Aling Josie po. Pero ma'am, alam naman ho natin na medyo may edad na ho si Ma'am Josepina.
Eh kahit ho, konting daplis lang, eh yun nga, tulad niyan, ang pangit ng pagkakabagsak niya. Oh. Inaamin naman po namin ang pagkakasala namin dun eh. Kaya nga po kami humingi ng dispensa sa kanila nung gabi na yon. Kami na po ang humingi ng tawad at alam namin maling-mali po na ang ginawa ng anak ko. Nagkaayos po kami sa barangay. Asan mga yun si Christine? Nandito po. Pwede ko ba makausap? Sir, depressed po siya. Dahil sa pinagpo-post po sa kanya, didada-judge na siya ng social media. Natotohanan po, nag-ano na siya na inuusok niya na ang ulo niya. Aside from that, gusto niya na raw maglakad-lakad sa highway. Nagpapaalam na siya sa akin. Dahil po sa video? Opo, sa video po. Pero ginawa niya po yun, ma'am, di ba? Tama naman. Alam po, ginawa niya po yun. May video din po kami na lahat ng ginawa nila. Kasi po to, sa CCTV po, meron din po kaming hawak na video na hindi po kasi buo yung video yung pinasa nila dyan. Sinat po nila. Paano po nila sinaktan ng anak ko. Pero ma'am, kasi ang kitang-kita sa video, ano, eh, ayun lang naman ang kitang-kita sa video na bumagsak. Opo, yun po. Na bumagsak si nanay. Pero meron pa pong ibang video doon. Bukod pa po doon. At saka may video pa rin po kaming hawak na hambalusin siya nung anak. Tutubuhin po siya nung anak. Ginantihan nyo ba? Hindi. Hindi, sir. Okay. Kasi ang nakita ko sa video, kahit bumagsak na si Lola, susugurin pa ni Christine. Hindi po yun. Putol po yun, ma'am. Hindi po. Hindi po. Yung nga sa video po na pinakita ngayon, na pagkatulak kay Lola na out of balance nga, bumagsak na baldog, susugurin pa. Natakpan po yun. Hindi po, ma'am. Ito, pineplay po ngayon. Pineplay po yung video. Ayan, pagkatulak, ayan, na out of balance. Meron pa po kaming video diyan kasunod na hindi po siya sumusugot. Eh, ang unang sumuntok yung anak nyo eh. Hindi po, sir. Kay Rico. Pagbagsak po ni nanay, sino po yung sumapak kay Christine? Wala po. Dalawa lang kami nandun. Rico, record the mic po. Eh, ikaw po yun. Sir, kailangan sabihin nyo po na ikaw po yun. Opo, okay? Okay. Ayun, attorney. Pagbagsak ni nanay, sinapak po ninyo sa muka si Ma'am Christine, tama? Hindi po. Hinawi ko lang po yan. Hindi, ito. Yung may CCTV footage po tayo na hawak ngayon na parang kayo unang sumuntok. Hinawi ko yung kamay niya eh. Nanay ko gano'n ko siya. Kayo unang sumuntok. Hinawi ko siya. Ayun, hinawi niyo yung kamay. Tapos pinuntan niyo si Lola, tapos sinapak niyo. Ayun ang nangyari. Ayun yung kita sa video na sa angulo na to ah. Ito ang kita sa angulo na to. Ayun, hinawi niyo yung kamay, tapos tinignan niyo si Lola. Pagtingin niyo, sinapak niyo kagad si Christine. Sinagad naman yun sa akin. Which is hindi po nakita dito sa video. Nakita na lang po yung nag-aaway na kayo ni Christine. Oo. Okay. Pero kayong unang... Kami. Akala siya sinapak. Inawi kami. Oo. Hindi. Pero naiintindihan kita sa part na yun. Kasi malamang... Yes. Nung nakita mong nakabagsak si Lola... Kaya naramdaman mo. Mamo, nanay ko sabi. Oo. Dumiretso kayo ng barangay? Opo. Opo, dumiretso po kami ng barangay. Ano na pag-usapan doon? Na-settle na po yun na magbabayad na lang po sila ng utang. Okay na po, maayos na po lahat. Na magbabayad sila ngayong December, tapos magbabayad din po sila. Bali, pag binibigyan po sila ng pagkakataon hanggang February na makapagbayad. It so happened nga po, biglang may nag-post na ganyan. Eh, paano yung ginawa kay Lola? Ayun na, sir. Yung usap kay nanay, baro na baliwala. Napabalik tayo sa utang. Paano to? Hindi pa yata na-check up si Lola? Napa-check up na po yan. Nagpa-medical na po sila. Nagpa-medical? Ano ang... Meron po. May medical na po medical sila. Medical sa sinanay. Tapos pagka-medical, wala na. Ayun lang. Di na napinasin kung ano mga kailangan nanay. Wala man lang danyo sa perwisyo, ganun. Oo, wala po. Medical sila nagbayad? Medical kami. Ako po nagbayad sa nila. Paano? Sa reseta nila. Ako po nagbayad. Reseta nino? Yung ano, anak niya. Ay, yung mga gamot na anak niya? Opo. Kayo pa nagbayad? Walang binayaran kay wala Lola? Po. Wala. Sinong gumastos na medical nyo, Lola Josie? Kami rin po. Kayo rin? Apo. Magkano inabot ng medical nyo? Wala, hindi na ho namin nakuha dahil ating gabi na ho eh. Yung mga ano po sa inyo? Oo, yung inaunan. Anong oras pa nangyari to? Alas, hapon na po siya, hapon. Mga hapon nangyari, tapos umabot na ng gabi sa ospital. Gabi. Yung video kasi kanina na piniplay po natin, taliwas pa po dun sa video na meron po kami ngayon. Opo, bali dito 47 seconds na nagrambulan na po talaga yung kaliwat ka, yung panig. Okay? Pero hindi naman siya pinagtulungan dyan. Pero yun, ikaw ang unang sumapak pero naiintindihan niya kita nung nakita mo si nanay. Yes. Siyempre, kahit sino, nanay yan eh. At nihawak po si Ma'am Christina. Ano po yung hawak niya dito? Martilyo po. Martilyo. Yun nga po, andito na sa video. Pinalo nga sa akin, sir, ito.
So, ikaw, nagpa-check up ka naman. Inold po nila, paano po mga pagpamedical? Inold po nila sa barangay. Kasi ikaw pa yung nareklamo? Apo. Okay. Kausapin natin si Barangay XO na si Ma'am Ana Demetrio. Ma'am Ana? Apo. Yes po, magandang hapon po. Magandang hapon, ma'am. Tumatawag yes po kami po regarding dito kay Ma'am Josie at kay The Bahars. Yes po. Apo. Yes po. Ma'am, ano po ba naging usap dito? Lilinawin ko po na unang dumating sa nung time ko po ng duty ko, ang una pong dumating sa akin is yung si Christine Bahar. So ako kasi kami po sa barangay, hindi po kami basta-basta lang sa kabilang panig lang nakikinig. So sabi ko naman sa kay La Bahar na hinanap po nga po yan si Nanay Josie, nasaan si Nanay Josie ngayon? Kasi nakarating na nung una sa akin na naitulak daw si Nanay Josie. Tapos sila ngayon ang dumating, mga bandang siguro alas 10 na rin ng gabi sila dumating. Kasi dumating siya na nagtataka, nag-ano siya dahil galing siya ng PGH, wala pa yung kanyang medical, yung resulta ng kanyang medicals kasi nagdiretso siya ng PGH. Ngayon sinabi ko sa kanila, ganito, ngayon kayo napakinggan namin, so pagdating ni Nanay Josie, kailangan ko din po silang pakinggan at i-blatter ko ang sasabihin sa akin. So ganun na po ang nangyari, paiksin po natin. Dumating ngayon sila Nanay Josie, nagkaharap po sila. Dumating din po yung tatay ni Christine, hindi naman po sila nagkaila sa nagawa ng anak nila. Si Nanay Josie at si Tintin at ang magulang, nagharap na. Nanghingi ng pasensya yung magulang, inaamin yung pagkakamali. Sa kabila ng pagkakangyayari ng anak nila is PWD, may sa utak po ang diferensya ng taong yan, ni Tintin. Pero sa kabila po noon, nanghingi po ng pasensya yung mga magulang kung ano man po yung nagawa. At si Nanay Josie naman nagsalitayan siya na regarding dyan sa utang na yan. Ngayon syempre po kami, para sa kay Nanay Josie, naawa naman din po kami. Kaya nga kahit nag-aawayan sila, pinapagitna namin, pinakikiusapan namin itong may diferensya na antayin lang si Nanay Josie. So nangyari, si Nanay Josie may medical po yan. Ang medical niya is 9 days ang duration. Hinanap po namin yung kanyang reseta. Wala daw pong ibinigay na reseta sa kanila. Ngayon si Christine, nagpa-medical sila ngayon. Siyempre, ano ng tatay, nang hingi ng tulong sa pulis para maalalayan sila na mapabilis yung medical. Okay. Kaya inabot po sila siguro na ng alas 12, mag-aalas 12. O umaga na rin halos. At tayo, hindi ko na po matandaan yung oras, pero nasa blatter naman po. Na ganun din po, for barangay lang din po yung resulta ng kanyang medical. Mm-hmm. Kaya nga pinayuhan ng polis na pag-usapan na lang. Anong gusto nyo mangyari sa lahat ng ito? Yung ang utang ng kaibigan ko, 5,000 lang. Pero yung 5,000 na ipinatong nila, wala akong utang sa kanila. Mm-hmm. Hindi ako nung utang sa kanila. Nanay, tama po ba 4,000 lang po yung utang? Kumuha po ako sa tapos naging 10,000 po dahil po sa interest. Sa interest yun, nung primero, tumatangkap siya ng tubo. Okay. Magkano? 1,000, 200. Opo. Mm-hmm. Gustong-gusto niya yun. Ay, siyempre kami, naubusan na. Ay, sabi nung kaibigan ko, sabi mo yung kakay Tintin na maghintay-hintay muna at hindi pa ako sumasahod. Hindi po. Kaya, yung nangyari po sa inyo na kayo ay natulak at kayo ay nabaldog, gusto nyo magsampa ng kaso laban kay Christine? Oo, lakas sa kanila. Okay. Sige, ganito po gagawin natin. No? Ma'am Ana, pasamahan po yes namin po sila Ma'am Josefina dyan sa inyong tanggapan. Magka-file po kami ng complaint kasi dahil magkapit-bahay yes kayo, kailangan yes kailangan muna dumaan yan sa barangay. Kailangan natin makakuha ng certificate yes to file action. Ano? So opo, that may proseso ano, sir, kasi may proseso po ang pagkuha ng certification yes to file action. Yes ma'am. Maghihir. Lahat naman po na magrereklamo is welcome naman po para apo po naman sa karapatan nila 'yon. Apo. Sige po. Sige po. Papasamahan po namin sa tanggapan ninyo para makapag-file ng complaint. Si kayong dalawa. Yes po, si, sige, wala na ba? Opo, ngayon, wala kung magkakaroon kayo ng usap doon, kung magkakaroon kayo ng negosasyon doon para iurong nyo yung kaso, nasa inyo kung paano nyo masasarado yung usap na yon. Between the parties yan.
Opo. Okay. Sige po, Ma'am Ana, sasamahan po namin next week sila nanay po dyan po sa inyong tanggapan. Sasamahan okay po ng reporter ni Senator Raffy. Opo. Kuya, nanay, ang gagawin po natin, ano, sasamahan po kayo ng reporter ni Senator Raffy Tulfo para kayo po ay makapag-usap. Maasistehan po kayo nanay doon sa barangay. Okay, nanay? May kailangan pa po ba kayo nanay na check up or ano pa po ba ang... Ako, hindi na ako magpapa-check up kahit na ako ganito na. Opo. Polis na yung may kasama. Basta i-ano nila yung pinatatayo nila dito sa anak mo, pinasasagot nila ng bayad ng utang. Kasi inold nila ako, sir. Nila yan. Tinakot nila ako sa barangay kaya pinapirme. Nagkasama sila ng dalawang polis eh. Bago sila nagpunta sa barangay, hindi pa nagpa-check up yan. May kasama silang polis. Sabi ng pulis sa anak ko, huwag kang umalis dyan, hintayin mo kami. Ay, yung pala, ay. Pagdating nila, saka nag-check up, ipinakita yung resita. Ang resita, ipinamik at saka isang injection daw na hindi ko naman alam, pinabayad nila yung anak ko ng 300. Pero ay, nagbayad itong anak ko dahil ibili daw na resit ng ano, gamot. Sige po, ma'am. So, ganito gawin natin. Siguro baka pwede natin ipa-check up na rin si Lola through ACIS. Nanay, no? Para lang po safe para lang, po. Kumbaga, syempre, mahirap po yung pagkakabagsak niyo. Si Sir na rin. Kasi may nakita ko may mga pasa si Sir na. Yes, ano, po. Opo. Para ma-check up kayo. Ako, wala na sa akin yun. Iuro nila yung ano ng anak ko dahil kasama yung polis. Dahil pinagbabantaan nila yung anak ko yung polis. Sa sige akin, wala. Ang utang ko, ang utang ng kaibigan ko, babayaran ko ngayon din. Sige po nanay. Siguro nanay yung pag-uusap muna po ang intindihin po natin yung sa pag-file po ng kaso. Yung sa utang nanay, pag-usapan din po natin yung sa parang tayo po. Kunin natin yung records niyan, kung ano na pag-usapan dyan. Okay. Tapos magre-report back naman sila sa amin kung anong findings. Bayaran ko yung utang ng kaibigan ko yung ginaranturan ko. Okay. Ngayon din, bayaran ko sa kanila. Sige po. Ma'am. Pasamahan po namin kayo next week pero pag-usapan natin yung logistics kung kailan at paano. Okay? Pero definitely mag-asama pa ng kaso. Opo. Okay po? Sige po. Nanay, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, nanay. Para sa check-up din. Pa-check up po natin si nanay. Thank you, nanay. Magandang hapon po, nanay.